Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. Ang himpilan ng DWX ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras, 9 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. At ang tabayanan po ang programang El Shaddai Gospel Music Meditation Psalms and Proverbs. Praise the Lord! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Ayan! Ayan, isang mapagpala at mabiyayang araw po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Tayo po ngayon ay narito sa ating programa, ang El Shaddai Gospel Music Meditation Psalms and Proverbs. Ayan, at makakasama ko po ang groove. Parang wala dito. Group number 3. Napapunta ko dito. Glory to God. At
Binabati ko po kayong lahat, mga kapatid. Kaya, well, Shaday, medyo na-miss ko ito, Brother Erdno. Oh. Sa almost one week akong wala, no? Sarap. Pagod. Ayan, dahil lang ako po ay nakauwi ng aming probinsya. Sapagkat namatay po ang aking pangalawang nanay, no, Brother Ed? Mga hektarya ay pamamala ba? Amen, amen. So, namatay po at inilibing siya noong Thursday. So, siya po yung aking nagisnang nanay, ano, nagpa-laki, nagpa-aral. At yun nga po, kinuha na ni Lord noong nakaraang Black Saturday, no? Eksaktong pagkabuhay. Sabado de Gloria ang tawag nila doon. Siya naman ay kinuha ng Panginoon. So, ayun, umuwi kaming mag-asawa. At saan po yung lugar namin? Sa Marindoke po. So, medyo nawala. So, mga kapatid, binabati ko po kayo ng pagpala at mabiyayang hapon, mga amen brothers and sisters. Ayan. At bago po ang lahat, ay magpapakilala po ang ating pinagpalang kapatid na talagang hindi ako iniiwan. Sasamahan ako. Ayan, papagpalang hapon po sa inyong lahat ng mga nakikinig po sa kani-kanila mga tahanan, no, yung mga nanonood sa YouTube. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa inyong panunod at pakikinig sa himpilang pinagpala. Patuloy lang po kayong makinig at manood, at nakatitiyak po ako na ibubuhos ang Diyos ang biyaya sa inyo sa magitan ng kanyang mabuting balita. Ang ipahayag, no, ang ating paginilayang mabuting balita na pinahayag po ng ating punong lingkod, Brother Mike Zavid ate. Diyan lang po kayo, dito lang po kami. Samahan niyo po kami sa dalawang oras sa pagsasayang papawid. Ito po ang inyong kapatid, ka-prayer partner at group 2. Brother Edgar de Guzman. Huwag mo lang ipangalandakan. Asan ba yung group mo? Ayan, glory to God, glory to Christ Jesus. Ako naman yung kapatid na mga kasama, Brother Hernan Glindo, sa group number 3 naman. No? Katumpong si Ate Sister Whirlin ay Wedding anniversary. Wedding anniversary. Happy wedding anniversary, Sister Whirlin. And happy birthday. Birthday rin ang kanyang brother husband. Brother Edong. Happy birthday. At mamaya natin batiin yung mga nakikinig dyan. Hello sa inyo lahat. Oh, kanina nandun ako, Brother Hernan, sa Baclaran. Uh-huh. Kasi may binili ako parang sa kasama natin na uniform na wala sa kasi. Na uniform pa nung kulay yellow. Kaya dinaan ko, dumaan ako sa Baclaran. Doon, na-meet ko yung mga manggagawa natin doon. Oh. Si Sister Banji, no? Mga may pwesto doon. Hello. At kasi, hindi ko naman talaga maano dahil yung isang brother natin, nakilala ako. Tapos sinama nga ako kay Sister Banji. Yun nga, no? Kasi wala sila yung ganung kulay. Taga Bacoorian, Sister Banji. May pwesto dyan sa Baclaran. Ayan, no? Happy listening po sa inyo. Pagpalain po ang inyong nabuhay dyan kayo mga manggagawa ni Yahweh El Shaddai. Aba, thank you, Lord. Huwag natin banggitin muna yung mga nag-chat-chat atin. Pero syempre, ayan, nag-chat dito si Ate Faye, Yamid. Huwag natin mabanggitin. Mamaya na po mabasahin, Ate Faye. Ano? Ating napaka mapagbigay. Mapagbigay. Talagang walang umpay, no? Mm-mm. Na talagang ginagampanan niya. Yes. Ang kanyang tungkulin bilang missionary din yan. Oo, pamahala sa kanya. Yung kanyang pinaka, ang kanyang butihing ina. Mm-mm. No, na talagang nagbingkod din kay Yahweh El Shaddai. At dalangin natin na papalain ang kanyang kalusugan. Sister Pe. Yamid. No, papalain ang kanyang mga anak, ang kanyang hanap buhay at ang kanyang kalusugan. Eh, oo nga, no? Si, kahit sino nang nawala, nandiyan pa rin siya. Oo, no? Talaga. Nawala na si Galileo, nawala na si Nana. Nabiyo sa langat siya, Galileo. No, nagkakapit na uli ng tolpe yun doon. Glory to God. So, ayan mga kapatid, at bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin, Brother Ed. No? Amen. May iwak ba dito mamaya? Bababa rin ako mamaya. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, Espiritu Santo, amen. Dakilang Diyos, Ama naming Yahweh El Shaddai, kami po'y patuloy na nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po sa patuloy niyo pong paggabay at pagsama sa bawat isa sa amin. Patuloy po kayong manguna, maghari, Panginoon,
At inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo, O Diyos. Inaangkin po namin ang iyong pagpapatawad, patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tinatesting po namin ang buhay, Panginoon, ng aming minamahal na punong lingkod na patuloy mong pagpalain. Palakasin lagi araw-araw, bigyan ng mga pagpapalang siksikliglig at umaapaw, at anuman ang kanyang mga hinihingi, Panginoon, ikaw ang Diyos na magbibigay, Panginoon. Ganon din po ang kanyang buong sambahayan. At lahat po ng sambahayan mo, Panginoon. Lord, sinasama namin sa panalangin, pamilya ni Brother Ed, Panginoon, ang aking pamilya, at ang pamilya ng buong Gospel Music Ministry. Ganon din po ang aming minamahal na Bishop Bacani, Brother Rafi de los Reyes, Brother Ray Bravo, Panginoon, Brother Che Corrales, lahat po ng mga elders, Tatay Jotan Tanyahura, Panginoon, patuloy na pagpalain at palakasin sa araw-araw. Maraming salamat po. Ganon din po ang buhay ng aming minamahal na Sister Servant Leader, Brother Michael Velarde, taming Sister Belen. Lord, maraming salamat po. Alam po namin ng patuloy na pagpapalakas at paggabay mo maging sa aming kapatid, Brother Rene Velarde, Lord, sa araw-araw. Lord, maraming salamat po at tagumpay na po, Panginoon, ang programang ito. Ganun din po ang bawat topic, Panginoon, bawat password na aming pong pagninilay-nilayan. Maraming salamat po. Ito pong aming samot na langin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayan, Brother Ed. Oo. Ayan. Pamilya. Ni Yahweh El Shaddai. Ayan. Pag naririnig mo yan, parang sumasaya ang puso mo ba? Brother Ed po yung naglapat ng mensahe. Tagalog. Tagalog. Pinatagalog sa akin ni ng kapatid na Sister Agnes na pinatagalog sa atin ang ating puno ng God yung awiting iyan. At salamat sa Panginoon at nabigyan tayo ng karunungan para lumapat. Kasi lumapat, no? Kasi mahirap din magtagalog. Kung sa mga hanapin yung mga lyrics. Kasi diba? Pag tinagalog mo mismo yung lyrics na English, sabi ko parang hindi lalapat. Gagawa na lang natin ng iba na medyo aak. Kasi buti pa magbuo ka ng English na diretso o kaya Tagalog. Oo, yung English na Tagalog yun, parang mahirapan ka. Nagiging OA kapag kasi masyadong no? So, ayan po ang pamilya ni Abel. So, hindi lamang po yung pagtatagalog o pagsasalo ng lyrics, kundi yung mensahe na ang tawag doon, titi mo sa puso ng bawat isang aawit. Yung pa napakahalaga sa pandinig ng tao na kailangan tumimo. Magbigay aral sa mga makapakikinig. No, isipin mo, ang pamilya dapat ang laging nasa puso, ang laging bukang bibig ay ang pag-ibig. Yes. Diba? Yan ang nais ng hindi lang ng bawat isa kundi ng ating Panginoon para tayo ay mamuhay ayon sa kanyang banal na kalooban. Itinuring kasi talaga at yun yung dito sa gawain ng Panginoon ang talagang unang-unang talaga yung ginagawa or mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung pamilya talaga. Kasi family appointment with Yahweh El Shaddai, no? So, napakahalaga ng wala nang munang iba, ano, kundi talagang pamilya. Kapag naayos, sabi nga ng punong lingkod nung una, kapag naayos ang pamilya mo, ang buong sambahayan mo, ang buong bansang ito ay magiging, yung barangay mo magiging maayos, yung bayan mo magiging maayos, ang bansa mo ay magiging maayos, no? Dahil nga, di ba, lagi natin narinig yan, yung our first community is yung ang ating family. At yan din po ang hangad ng ating puno ng lingkod, na akayin natin ang ating pamilya. Kaya nga po, itong family appointment with El Shaddai ay tipanan natin. Ito po yung tipanan ng bawat pamilya sa ating nakilang Yahweh Shaddai, no, paggawain. Kaya nga akayin po natin. Napakahalaga po ng bawat mananampalataya. Sa bawat mananampalataya, ang pamilya ay mailapit natin sa ating Panginoon. Dito lang sa gawain ito na talagang dapat kumpleto ka, no? Kasi may mga ibang mga ministry na ito for the kids, na ito para sa mga kabataan. Ito sa mga kalalakihan. Dito lahat kasi pamilya nga eh, no? At saka brother, na ang nakakatuwa nito ngayon, no, talagang ang kanyang family, si Ma'am Sherry, si Michael, Congressman Rene, si Dr. Franklin, talagang adin sa gawain. Yes. No? Talagang ginagamit na ng ating dakilang Yahweh El Shaddai para makatuwang sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. Sila na po yung ginagamit para magbasa, magpahayag, no, magsaayos ng programa, di ba? Kaya nga po nakakatuwa na ang buong pamilya ng ating puno ni God ay gumaganap sa gawain ito. Ayan, hindi na lang yung ano, mga anak, pati apo. Pati apo, kumakanta, diba? Ayan, si Brother Mark ay naghahayag na rin ng salita lang dyan. Kumakanta. Alayo ng pagitan, apo sa tuhod talaga yung kakanta. Ayan. At napagod maganda rin dahil ito ay naayos ng ating music director, no, si Brother Robert, yung pag-awit ng mga bata. Ayan. Para maganda sa pandinig ng mga nakarinig. Mga bata, ano, may mga tamang-tama, may ano, nintay ko na, may mga senior. Inalang-kulang yun. Oo, inalang-kulang. Mga golden boys, golden age, no? So, ayan mga kapatid, no, sa bawat araw, no, na ng buhay natin, napakahalaga ng pamilya. Sabi nga ni Brother Ed kanina, no, ayan, first community or first ministry natin ay ating ang pamilya. Kaya nga tayo ay masyadong ano sa pamilya natin, ano, masyadong close na nakaano tayo. Kung gaano kahalaga yung pamilya, sabi eh, kahit yung mga lola, kahit yung iba ilalagay na sa mga
tawag doon sa mga home for the aged. Pero tayo Pilipino, hindi aalagaan talaga yan hanggang sa huling hininga. Katulad nga po nung aking nanay-nanayan, no, hanggang huling hininga, hindi ko man siya naalagaan, ay naalagaan ng aking mga pinalaki rin niya na mga anak, no? So ayun po, tayo kasi kung ano yung ginawa natin nila, no, gagawin din natin yun at gagawin din sa atin ang ating mga anak. At hindi naman tayo matutuwa, Brother Ed, na sa pamilya natin dadalhin tayo sa home for the aged. Hindi tayo sanay sa ganyan. Kundi yung ibang bansa, yes, sila sa ganyan. Pero sa atin kasi, alam mo, ito ang isang natural na ugali ng mga katangian ng mga Pilipino. Na talagang mapagmahal po sila sa pamilya. Yes. Pagmahal, kahit ano gawin, kahit na ang matanda, ang nanay mo o lola mo, uga-uga na nakahiga na lang. Talagang ayaw mo nga alisin, tabi mo. Mm-mm. Aarugain mo hanggang kaya mo. Siyempre. Hindi gaya doon sa ibang mo sa Amerika. Basta na lang dinadala. Oo, dinadala. Bahala na ang gobyerno magpaano diyan, 'di ba? Mag-aruga. Basta kami magana buhay, magbabayad kami ng buwis. Tama. Pero dito hindi. Talagang ipadadama sa iyo na ikaw ay kabilang pa rin sa pamilya. Ikaw ang haligi at ilaw. Minsan, ano, tayo sa huling hininga, tayo yung kasama. Pero sa iba sinasabi mo, Brother Ed, no? Dadating sa kanila, abo na lang. Abo na lang. Tatawagan na lang sila. Nakakalungkot. Pero sa atin, napakahalaga ng pamilya. Pamilya, no? Sabi po sa awit, tayong mga anak ng Diyos ay dapat magmahalan. Siguro yun ang isang napakagandang ipinamulat sa ipinamana sa atin ng ating mga magulang. No? Magmahalan. Bagamat sa panahon ngayon, may medyo yung iba ay nag-iiba na rin, ano, yung kanila. Na-adapt na nila yung mga pag-uugali ng mga Western. Yung nga nakakalungkot ngayon, Brother Hernan, dahil mga bata ngayon, no, kumbaga sa sobrang moderno ngayon, ay moderno na rin ang pag-iisip. Nakakalimutan na nila yung wastong pag-uugali, wastong katangian ng isang Pilipino. Mm-mm. Kasi dati tayo, no, pag sinabi ng mga magulang, magsimba kayo, ha? Sige, simba. Diba? Pag sinabi, ano, alas 5 na, kailangan na sa bahay, alas 3, alas 4 na sa bahay na, hindi. Sa bahay na. Ngayon, hindi. Alas 11 na, batang-bata na sa kalye. Alas 11 na, gabi na sa kalsada mo, nag-aawat pa ako. Ganun, ano, ayan. Meron pa rin namang mga iba sinusunod pa rin nila mga sabi nila lumang kaugalian, yung mga old school, no, pero sa totoo lang yun po yung mga namimiss, no, kasi naranasan ko rin yan, Brother Ed, no. Pag hindi ka nakita ng alas 6 sa loob ng bahay mo, sarado na yung bahay, mag-uuras yun na, eh. Hindi ka pwede. Mag-uuras yun na. Eh, minsan, pag may sumitsit na sa labas, tako, tatay ko yan! Tatay ko yan! Tatay, amuin ako, dala-dala mo, talaga chineras ko, bit-bit mo. Ay, mga 5:45, bahanapin ka ng lola mo. Ano? Bit-bit yung rosary niya, may dalang kabila, may dalang pamalo. May dalang pamalo. Yan, yung ano nang walis, may rosary, tapos ganun. Kasi alam mo, isipin man natin, no? Isipin mo, napakaganda talaga. Kasi alam mo kung bakit, yan po ang pamilya. Yes. Na nagmamahalan. Hindi kasi ibig sabihin na kaya ka pinapalo ng matigas, ang hindi. Kaya ka pinapalo at ikaw ay tinutuwid sa mali mong gawa. Dahil yaan ay bunga ng pagmamahal sa'yo ng iyong pamilya, ng iyong mga magulang. Oo. Minsan kasi parang pinapalo ka dahil parang galit sa'yo, may kasalanan. Hindi, may kasalanan ka talaga. Eh ngayon, brother, ito malamang experience ito, eh. Kasi mo, ang pangalan ng anak mo? Paul, Abis, Paul. Paul, magsaing ka. Wait. Ikaw, nahan ako na sana sasagot nun. Wait. Take note po, yung wait po, hindi po yan sagot, ha? Utos din po yan. Wait, yun nga, eh. Utos din yan, wait. Minsan nagginanyan ako ng anak ko, eh. Wait, Tagalog ako. Tagalog ako, Pilipino ako. Buti kong minsan, eh. Wait lang po, wala lang gano'n. Wait. Natutuwa dahil English. Sabihin mo, isipin mo na, uy, magaling na ako, marunong na sa English. Eh. Pero hindi, eh. Kumbaga, nawawala ng respeto. Oo. Pag tinagalog nyo po yung wait, sasabihin sa'yo, maghintay ka. Yung
Ay, so hindi siya, ano, hindi siya sagot. Utos din yun. Paghintay ka. Paghintay ka. Kaya nga, no, ang pag-uwas to, no, brotherhood na sa'yo, sa akin, amen, bilang mga ama, eh talaga, ito po ay kailangan natin, no, bilang pamilya, na iwas to natin ang buhay ng ating mga anak. Amen. Dahil, paano po maiwawas to? Yung ginagawa ni Brother Herman, ang kanyang mga anak, talagang ginagawa niya na mag-serve sa simbahan, amen, umatin sa gawain. Amen. No, ang anak ko, eh, medyo, ano, dahil nga, medyo malalaki nag-aaral na. Nag-aaral lang. Nag-aaral, busy-busy lahat eh. Pero, hindi naman kami nakakalimot sa pagdarasal, mm-hmm, sa araw-araw namin buhay. Naalala ko lang, mga maliliit pa sila. Hila-hila mo rin. Bit-bit ko na, may hila-hila ba? Pero masaya, no? Yung mga bagay na, na ipamalas natin, ano? At hindi naman sila naging alibugang anak sa atin, kundi talagang naging mabuti, no? At yan din naman yung naipamana ng mga magulang natin sa atin, no? Na tayo ay mayroong respeto, pagbabalikan natin yung lugar na pinanggalingan natin, talagang sasabihin sa atin, no, tuwang-tuwa sila, makita ka, no? At mas mainam po na tayo po ay magmahalan, sabi doon sa awit, no? Na kung ano yung utos at pinagagawa ng Panginoon. Hindi naman mahirap pa sundin kung yan ay naipakita at naipamalas na ng inyong mga magulang, ano? Pero siyempre, Brother Ed, kung ano yung, kung ang puro away, puro sa tahanan, talaga naman, kung nasa gawain kayo ng Panginoon, mauunawaan mo at maayos na, no? Kahit sabihin ni Brother Ed na, ni Sister Belen na, no? Ito, ayan na tawag doon. Tambay. Dakilan tambay. At, okay siya, ano eh. Tambay na, makadakilan. Dakilan tambay. Pero di ba, ngayon, ano nakikita natin, naglilingkod sa Panginoon. Kahit na sinanay, yumao na matay, na ipagmamalaki ka, ano? Talagang kahit na dakilang tambay ka, ikaw yung nag-alaga, ano? Hindi ko na, ano, hindi ko, sinabi na sa akin ng asawa ko itong late na lang, yung sinabi na namin ko na, ayan, kay si Ed, wala kong, hindi ako mag-aalala dyan pag nawala ako, sabi niya. Sabi rin sa kanya, nung nawala ako, pag mawala ako, hindi ako mag-aalala. Dahil malaki ang Diyos niyan. Yun ibig sabihin niya, malaki ang Diyos niya na pinaghihingan niyan. No, hindi, kumbaga ako, talagang hindi mawawalan. Puno lagi ang salaw. Dahil alam niya yun. Ayan, di alam niya yun. Kaya nga, ganun na lang ang aking, ganun na lang ang tiwala sa akin ng aking, na talagang, malaki. Hindi talagang maling. Ang sarap aking ganun, malaki ang Diyos niyan. Si Yahweh, si Diver, sabihin, hindi ako mag-aala dyan kay Ed, kasi pagkabata pa niya, kilala ko na yan. Dumaro ko ng dumiskarte yan. Pag walang pera yan. Di makikita mo, sis, Brother Hernan, nung ito, nag-a-diri ng anak ko, nagkwento pala yung nananay ko. Bilang ina, no, kinuwento na yung buhay kasi asawa ko, usap niya, kinukwento niya raw, kinukwento raw ako. Kesa daw na, alam mo yan si Ed, simulat pagkabata niya, hindi ako iniwan yan. Hanggang tumanda, hindi ako iniwan. Kasi talaga naman, laging nasa tabi ko yung nanay ko. No? Talagang nagtinda yan, ng tahong, sa basi, kasama ako, nangamuhan niya, kasama ako. Ilan ba nakupit mo doon? Hindi alam, 50-50 ko. Pero, ang nakakatawa kasi doon, bata pa lang talaga ako, nagkaroon na ako. Natuin na natutunan mo sa magulang. Matutunan mo sa magulang pag ikaw patuloy na sumusunod sa kanya. Yung pagiging responsable. Yes. Bata pala. Kaya nga tayo, brother, na ikaw. Makikita ko yung pagiging responsable mo sa iyong pamilya. Mm-mm. Kaya napakapalad ng mga batang ito na inaanak mo, na anak mo. Kaya mapapalad. Dahil bakit? Mabubuting tao ang kanilang mga magulang. Ayan. Glory to God. Ayan, ito na. Glory to Christ and Jesus. So, ayan. So, bago tayo magpatuloy, ay babasahin natin ang ating salita ng Diyos at si Sister Ellen na po. Oo, si Sister Ellen. Ito po, pakilala naman po siya. Nagpakilala ka ba, Sister Ellen? Ano? Hindi pa, pinababanyo ko. Ayan po, no, para sa akala mo ng lahat kasi po, no, kami po ay nag-ensayo po sa baba, no, aming pong i-worship lead para sa araw ng bukas, ano po. Kaya po sila salitan. Opo, at andyan po ang ating pong, ano,
saklolo, si Brother Edgar. So kung merong ina ng laging saklolo, ito kapatid naming saklolo. Praise the Lord. Ano po? Ayan, no? Ano naman pinag-uusapan niyo po, hindi, Brother ano, Edgar? Pinag-uusapan niyo about family. Kasi yung saga natin, yung pamilya muna. Mm-mm. And then yung pinaliwain na nun nga namin na ang pamilya ay kailangan talaga nating ilapit sa Panginoon. Ay, amen. Para ang pamilya ay talagang na-stay natin ang katangian ng binang pamilyang Pilipino. No, kasi napunta kami dito sa ni Brother Hernan sa yung mga nung bata tayo, nagito pinapalo tayo, na ganito, no. Pero sabi ko, ayun pinang huli narinig mo yung mapapalo yung mga anak natin dahil mabubuting tao ang kanilang mga magulang. Amen. Hindi nagpabaya sa kanila. Pero Brother Edgar, napalo mo ba ang mga anak mo? No comment ako diyan. Bakit? May nakita ako sa isang ano post sa Facebook, ano, may mga picture ng hanger, ng walis, na po sa walis ng sinturon, may mga ganoon. Kawon. Sabi doon eh, kung napalo niyo ang mga anak niyo ng mga bagay na ito, sabihin mahal niyo sila. Ano? yung anak ko, kawon yung tinatanong ko. Sabi ni Belen, oh, sige, tignan nga natin sabi kung nito, sino nakatanggap ng mga nakalagay na to. Walang pipipilihan yung mga anak ko, lahat tatanggap eh. Iba pa nga may comment, you know? Ay, kulang pa nga po yan. You know? Wala dyan yung suklay, sabi. Wala yung suklay. Ako naman sabi ko, na sobrang pagmamahal lahat yung naibigay ko. Ayan. Natural lang. No, alam, natural. Mm-hmm. Hindi naman natin sila ipinapaya. Kumbaga, natural lang yun sa mga magulang. Dahil alam mo naman ang kulturang Pilipino, di ba? Mm-hmm. Paano ang mga magulang noon, sinuweto ang kanilang mga anak. At kaya lumaki tayo ng ganito. Kahit naman ako, naka-receive din ako ng mga ano, oo, ng mga ganong palo. Palo. Actually, oo, hindi lang basta nga palo eh, no? Yung nanay ko, no? Pag nangungurot yan, sasingit talaga, no? Ano pa, talagang tumutunog, naririnig namin yung tunog ng panga niya, pag nagagalit. Yung mga buto, no? Kung pwede ko lang, narinig niyo po, no, sa radyo. Yung parang gano'n, nagngangalit yung kanyang mga, hello ma, baka nakikinig siya. Ayan, kaya naman sa, nagkaroon kami ng takot sa magulang. Hindi phobia, iba yung takot sa phobia. Phobia, ano, iba, no? iba. Malala na po yung phobia at trauma. No? Hindi naman po kami humantong sa trauma. No? Pero yung takot na may pagka-respeto sa magulang, yun po kasi, ang naging resulta. Oh, kasi maganda doon sa, ano, tama yun, no? Yung iba yung phobia sa takot. Kasi ang phobia talagang katatakot. Pero itong mga takot, ano, Sister Ellen, kasi napapaliwanagan. Mm-hmm. Pagkatapos mong paluin, suwetuhin ang anak mo, pinapaliwanag mo kung bakit ka pinalo. Tatanong mo, alam mo na kung bakit kita pinalo. Hindi ko pwede sabihin sa'yo na, hindi ko ano sa'yo na galit ako, hindi ako galit sa'yo. Ito yung pagsisweto, bilang ng may pagmamahal sa'yo. Sabi ng tatay, alam mo ba, bakit kita pinalo? Lasingan siya ako. Sabi, yun, walang dahilan nyo, ano no? Nagkamali ng malo. Ay, hindi yan. Di yung kasalanan mo dyan ang pinalo mo. Ay, kasi ako eh. Iba yun. Pag yung mga namamalong magulang dahil nasa impluensya ng mga anak, ano, hindi talaga nila maipaliwanag kung bakit sila namalo. Kasi wala sila sa katinoan, ano? Wala sila sa sariling pag-iisip na basta mainit ang ulo nila, basta na lang sila kaya nananakit. Kaya kawawa yung bata. Bakit? Parang, wala nang bata ko pinalo. Bakit pinalo? Lashing ako. Nagkamali pala ng tingin. Ang magising sa umago, sakit ang unang radan, sakit ang ulo ko. Pero kami naman, kunyari, mga magulang ko, no? Pagkatapos nila kaming pagalitan or makaranas kami ng palo, hindi pa naman dumarating, hindi naman yung parang ine-explain pa nila, no? Parang hindi nila kailangang i-explain sa amin dahil alam namin. Na nagkamali kami. Actually, ginagawa pa lang namin yung mali. Iniisip na namin eh. Nagot tayo nito, may palo tayo nito mamaya. So, alam na namin. Pero, katagasan ng ulo, no? Parang, tutuloy mo pa rin. Oh. No? Parang, iyaan mo na eh. Ganun talaga. Ako, ito na naman. Lagot tayo nito kay mama. May ano, hindi tayo umuwi ng maaga. Hindi tayo umuwi ng maaga. Lagot tayo nito. So, alam mo na yung kasalanan mo. Hindi na kailangan ipaliwanag ng kaya pagdating sa bahay, nung na-dis oras ng gabi, nakayuko ka na lang gano'n. Mga sorry. Pero pagka gano'n, unahan na natin ang sorry. Sorry po, gano'n. Dahil ano yun, Sister Lynn, makikita natin yung ano eh, hindi naman siya masakit, pero ito po yung kabuuan ng pamilya, ng pagiging pamilya.
no? At napaganda na sa umagitan ng mga magulang, ipinapakita kung paano na, yung responsibilidad na, na inihatag sa kanila ng Diyos para sa kanilang mga anak. At ito rin ang dapat natin ipakita sa ating mga anak na dali natin sila gawain. Kung para sila sermon sa umagitan ng mabuting balita. Pag natin sila sermon, ipaubayan natin yan sa mga pari. Sa misa, sila na ang nag-sermon. Sila mo nag-sermon. Tama na, sa magitan ng ating puno ni Con. Di ba? Ayan, hayaan natin. But marirealize ito, tama pa lang na mama ko, tama pa lang papa ko, di ba? And that is family. Yan po. So, napakaganda no, nung namula tayo sa isang magandang pamilya, yan din ang ipapamana natin sa ating pong mga anak. At gayon din sila sa kanilang mga magiging anak pa. Ano po yan? Kaya, it's a cycle, ano. Kaya, at hindi lang yun, ano, kunyari, pinalaki tayong mabuting anak. Masihigitan mo pa yon, palalakihin mo pa sila ng mas mabuti pa kaysa sa na-experience natin. At gayon din naman sila, parang nga nung nakaraang tinatakal namin ni Sister Whirlin, pabuti ng pabuti yun nangyayari, no? Hindi yung parang kontento na sa okay na to, basta masayang pamilya naman kami, no? Pwede na yun, masaya, nagising ba? Hanggat maaari, higitan nyo pa kung paano ang pagpapalaking ginawa sa atin ng ating pong mga magulang. Yun nga, ilapit. Ang pinaka the best nun yung talagang mailapit sa Diyos. Eh, no? Kasi pag nailapit natin yung ating mga miyembro ng pamilya sa Panginoon, mawala man tayo, hindi tayo mangangamba na baka mapariwara sila, no? Na wala nang gagabay sa kanila dahil wala na ang mga magulang. Kundi magiging payapa ang ating pong kalooban dahil po alam nating namulat sila sa salita ng Diyos at sapat iyon, ano, yung mga salita ng Diyos na iyon, yun ang magiging gabay nila sa kanilang pagtanda, sa kanilang paglaki at sa kanilang pagbuurin ng sarili pang pamilya. Amen, amen. Kasi ang ating ibubuin sa kanila, sa mga anak natin, no, lalo na pag sila ay nagsarili na, kumbaga talagang mayroon silang responsibilidad, ay yung maipunlan natin sa kanila, yung pananampalataya natin na natatangi na, sabi ko nga sa aking mga anak, alam mo, pinalaki ko kayo, hindi dahil sa... Sobrang laki nga. Pagpapalaki mo sa kanila, sobrang laki. Oh, mas malaki pa sa'yo. Wala pa sa akin. Okay, ang ano nga, nasabi ko nga, hindi dahil sa akakayanan ko, hindi. Kundi dahil sa grasya at awa ng Panginoon. At yan ang nais ko rin sa inyo na inapit ko kayo. Para ano pagdating ng panahon hindi kayo kumbaga matibay ang inyong buhay. Ang relasyon mo sa Panginoon. Amen. At hindi lang ito tungkulin ng isang magulang sa mga anak, ano? At kayong sa isang pamilya naman, kung ang mga anak naman ang unang tinawag sa gawain ng Panginoon, yung mga magulang niyo, akayin niyo rin. Lahat po, para ano. Para nang sa gayon, pagka nagpamilya kayo, maunawaan ng magulang kung bakit nakasiksik pa kayo sa kanila. Ganto mas yung pamilya, hindi kami bubukod. Sama-sama tayo rito, mama, papa. Walang iwanan. Akala ng tatay may inig sa pusoy. Papa, pero may maganda laban doon, may laban doon. Sige, dahil tayo. Pag dahil doon, akala ko pa po, gawain to ah. Hindi, ito baraw. O sige, diyan ka. Habang nagdawala, kikinig ng salita ng Diyos. E di habang lumalaon, hindi na siya naglalaro ng baraha. Nakikinig na siya. Ang may maganda eh, mga pamamaraan, no, para mailapit natin. Hindi ko pa sinabi, dadawag-dala ka talaga doon. Patuloy mong akayin ang iyong pamilya. Nakakala ko sa mga. Tsaka yung paglalaro mo, sasamahan ng Lord. hindi po ganun. Walang ganun. Hindi kasi, naalala ko may nagkwento sa akin yan. May nagkwento sa akin. Hindi ko lang maano kung paano niya naikwento sa kasi akin yan. Kasi nga naman, pag kasi direkta mong sinabing atin tayo ng gawain. Daming dahilan yan. Ganyan. Ay, nako, may ina ko mamaya. Sila, ano, may pupuntahan kayo. Sabong-sabong. Ganito, di ba? Eh, yun naman. Papa, doon tayo, meron doon, may laban doon, maganda. Nagdala ng pero bago. Pero nakakahiya, no? Nakakahiya kasi pagtitingin ng kanilang mga tao. Eh, nakikinig, nagsasalitaan na Puno Lincoln. Eh, syempre, makukonsensya siya. Kino ko ba napakinggan yung nanayakan niya? Hindi, noong pa yan, 1999 o
Oh, narinig ko yun, 1999. Natatawa nga ako eh. Sa patotoo niyan. Kung dito. Galing na yung style. Ayan ay. Ay, alam mo, ang kaya po namin, ano, dahil ang pamilya po talaga napakahalaga. Ang nais ang ating puno ni God ay ang pamilya natin. Hindi lang pamilya ang manahan, kundi si Kristo mismo. Amen. Madala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating pamilya para ang pamilya ay mapayapang makapamumuhay. Amen. Salamat sa Diyos, no? At yan din naman ang kami mag-asawa, yan din naman ang plano namin, ano, na magsama-sama rin kaming saan? Pamilya. Saan? Doon sa kung saan mang lugar na pinili ng Diyos. No, kasi nga nabanggit ko na ako rin naman ay babalik doon sa bansang sa bansang Qatar, no. Sabi ko, "Sir, okay na po ako, wag na ako." Alis din naman ako. Hindi, pero sabi nga ni Sir Noel sa akin, ano, manalangin kang maigi. Sabi ko, sabagay Sir, malayo pa naman ang Disyembre, no. Marami pang pwedeng mangyari, di ba? Tingnan natin po ang kung anong kalooban ng Diyos. Ano po? At napunta sa ito. Ayan. Kaya ako lang ganoon. Ay, ikaw pala talaga yun. Ayan, salamat sa Panginoon. Ano po? Ayan. Masayang pamilya at tayo rito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen. Tayong mga miyembro ng music ministry, no? Tayo'y isang pamilya. Ano po? Ayan, siya po ang aking tatay. Hindi po. Siya po ang aking kuya. Ano po? Sa music ministry. Ano po? Ayan. Ayan. Kuya kong laging nagpapaalala po sa akin. Ano po? Ayan, salamat. Salamat sa concern ng ating pong kapatid na ito. Ayan. Salamat sa Diyos. Ano, mag-alas-stress na pala, pamilya. Kasi naman ako nung mapapalitan dito. Alam mo na kung sino papalit sa akin. Sino po? Si Noel na, si brother. O, pamamaya ay aakyat ang ating pong music ministry head. Ayan. Ating pong choir master. Para sa ibang mga announcement. Announcement. Napakahalaga. Tabayanan niyo po yan. Opo. Siya na pong magkasabi na natin. Ito bang programa ay na-announce na po? Oo, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi ba talaga? Hindi pa. Ang gulo po sa magutin. No? Ayun, doon kita magtuturoan kami dalawa. Ang gulo ko sa dito ni Ellen Maddy. Natanong ko kung na-announce na yung hindi pa. Okay po, sige po, basahin na po natin, no? Bago kami magka... Ngayon lang talaga ako nakakanoon kayo ng programa na pakagulo ko mag-uuso ng angkol at saka yun. Dalawa lang naman tayo. Dalawa lang tayo. Sino-sino pa bang mag... Hindi tayong dalawa. Praise God. Ano po. Ito po ang gawain po sa araw ng bukas, Martes po. April 9, ano po, araw ng kagitingan, no? Lahat ng mga matatapang umaten, no? Oo. Yung mga magigiting na prayer partners, mga lingkod ng Diyos. Manggagawa, no? Kasi meron tong ano, workers enhancement. Ano po? Ito po ay magpapasimula sa oras na alas 10:30. Siyempre, umaga po, no? Hanggang alas 2 ng hapon ng workers enhancement po, no? At sa oras pong alas 2, ito na po yung ating pong Tuesday gawain. 2 hanggang 2:30 p.m. Siyempre po ang opening prayer ng MC, kasunod po niyan ang praise and worship ng El Shaddai Gospel Music Ministry. At pagkatapos po niyan, 2:30 hanggang alas 3, no, ang mga patotoo ng ating pong mga pinagpalang kapatid. Sa oras pong alas 3 hanggang alas 3, geez, no, 10 minutes na, intermission songs ng El Shaddai Gospel Music Ministry. 3:10 to 3:50 ay ang talk ng ating pong minamahal na kapatid brother Fred Hernandez sa kanyang topic na crossover to the other side. At pagkatapos po nating makinig niyan, sa oras naman pong 3:50 hanggang 4 p.m. ang muli po ang intermission songs in preparation for the Holy Eucharist. Ito po ay ng El Shaddai Gospel Music Ministry. At sa oras pong 4 to 5 p.m. ang Eucharistic celebration. Mas celebrant po natin ay to be followed, no, i-announce siguro po bukas. 5:15 ang praise and worship ng El Shaddai Gospel Music Ministry in preparation po sa healing message. At pagkatapos po yan, ang sa oras naman pong 5:15 to 5:30 ang ating pong Lord's Prayer, Psalm 91, Bless the Lord El Shaddai, and opening prayer, then purihin. Tapos po, kasama na po dyan ang pakikinig natin ng healing message, ang prayer po, no, at saka yung reading ng gospel, ano po.
At sa oras naman pong 5:30 to 6:30, ito na po ang healing message ng ating pong minamahal na servant leader, Brother Mike Z. Velarde. Siyempre, ang ating pong MC, Brother Aurel Mabaza. Glory to God, glory to Christ Jesus. So muli pong paalala, bukas, alas 10 po, nandun na po kayo sa Amvel, no? Kasi 10:30 ang start ng workers enhancement po. At ang sponsor po ay ang Quezon City Chapters. Praise God. Amen. Glory amen to God, glory to Christ Jesus. At ang ating pong pag-uusapan ngayon, syempre, no, Brother Edgar, yung ating mensaheng narinig sa ating pong punong lingkod nung araw ng Sabado, no? Ito po ang letter R, so word na prayer. Ito, last letter, no? Dalawang R meron sa prayer, no? So ito po yung huling letter R. Meron po tayong apat na R na pagninilayan. Siyempre, maya-maya po, pakikinggan po natin yan. Ano po? At ito po ay kinuha, yung gospel po ay nagmula po sa Luke 18:1-8. Oh, babasahin na lang po natin sa wikang Tagalog po, no? Pang mas maunawaan po ng wala lahat. Wala akong dalang gamit eh. Lucas 18. Wala akong salamin. Wala akong. Ako na nga lang, Kuya Ed. Lucas 18:1-8, no? Ito yung talinghaga, Kuya Ed, no? Yung patungkol sa matiyagang balo. Nagsabi si Jesus ng isang talinghaga sa kanila upang ipabatid sa kanila na kinakailangang manalangin lagi at huwag manghina. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom. Hindi siya natatakot sa Diyos at hindi niya ginagalang ang tao. Sa lungsod na iyon ay may isang balo na laging nagpupunta sa kanya. Sinasabi nito, ipaghiganti mo ako sa aking kalaban. Sa ilang panahon, ang hukom ay umayaw. Sa bandang huli, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko kinatatakutan ng Diyos at wala akong iginagalang na tao. Ngunit ipaghihiganti ko ang balong ito kung hindi papagurin niya ako sa kaniyang patuloy na pagparito, no, sa pangungulit ng balo. Sinabi ng Panginoon, dinggin ninyo kung ano ang sinasabi ng di makatarungang hukom. Hindi ba ipinaghihiganti ng Diyos ang kaniyang mga pinili na dumaraing sa kaniya araw at gabi? Hindi ba siya mapagpasensya ng lubos sa kanila? Verse 8, sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti. Magkagayunman, pagdating ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ayan. So, napakaganda ng pagbasang ito mula po sa Lucas 18 verse 1-8. Ano po? So, pinapakita rito, no, na may resulta ang pangungulit natin. Ano? Sa ating, ibig sabihin, yung pangungulit, sa ibang term, may pagtsatsaga na rin yan, ano? Naglalarawan yan ng ating pong pagiging makulit, ano po? Saan tayo dapat maging makulit, no? Hindi yung kulit na kagaya nung ginagawa ko po, no? Hindi sa ganon. Dahil po yung kulit ko, wala nang tiyaga sa akin si Brother Edgar. hindi nangihinawa sa panalangin. Hindi nagsasawa. Yan ang pangulit, no? Kaya nga ang mga prayer partner talagang laging answered prayer dahil ilang taon na. Laging taon-taon may panalangin sila, may prayer ko sila. Lagi silang answered prayer. That's pangungulit. Maga, hindi man tayo karapat-dapat, sabi ng Lord, nakikita ko ang katiyagaan ng taong ito, no? Hindi nagbabago ang kanyang panalangin, fixed, no? Laging nakatuon ng... Kasi nga sabi rin, wag umasang tatanggap ang taong pabago-bago ang isip, no? So kailangan ko ano yung panalangin mo, kailangan kung di pa yun tinutugon, dun ka pa lang, no? Pero minsan may nagtatanong sa akin, ang tagal na, hindi ko mababaguhin tong panalangin ko. Parang ang tagal na, lumipas na ilang taon eh. Sabi ko na lang, kasi mahirap naman mag-suggest ng mali. Kung yan, nga naririnig natin na kailangan fix ka dun sa prayer mo eh, di ba? Hindi ka dapat pabago-bago. Bitawan mo na yan, paubaya mo na yan sa Panginoon, ano? Gawa ka na ulit ng panibago. At least nandun na yun. Siguro ang Panginoon, sige, si Brother Edgar. Baka may dahilan ng Diyos na hindi natin alam na siya ang nakakaalam kung bakit na hindi pa pinagkakaloob sa tao yun. No, hindi pa itong panahon, pero pag nakita ko na karapat dapat ka na, ang bagay na hinihingi mo ibibigay ko sa iyo. Yun siguro ang isa sa mga dahilan
Dahil Panginoon lang mo nakakaalam eh. Diba? Kaya yun, ano, tama po yung kanya mga sinasabi. Ano po, na may dahilan ang lahat ng bagay. Opo. Ipaubaya, no? Lord, basta ito na po, sinurrender ko na sa iyo ang panalangin ito. No? Ang katuparan nito ay nasa iyong mga kamay. Ano po? Ngayon, kung talagang karapat dapat na ibibigay ng Diyos yan. Ako kasi, Brother Edgar, mahilig akong humingi ng sign eh. Oo. Bakit sign? Sign sa Lord. Kasi nga, kunyari, kagaya ng ganyan na hindi ko malaman dapat ko pa bang ipagpatuloy itong panalangin ito or bitawan ko na tapos hingi lang ako Lord ng sign kung dapat ko nang ihinto ang prayer na ito. Anong yung iningin mo ba itong yung pagpunta mo sa board, may sign na ibinigay? Ano binigay sa yung sign? May visa ako. Teka, mamaya. Ang grabe naman sa inyo. Eh, visa na yun eh. Visa na kagad yun eh. Hindi, wala akong hinihingin sign. Yung asawa ko humingi ng sign. Ay, yung asawa mo. Mas malakas mo ng langin yung asawa mo. wala akong nagawa. Yung asawa ko humingi ng sign eh. Siya tinugon. Tinugon siya. Hindi ko na kinontra. Opo. Alas stress na po, no? Siguro mamaya ay ipapaliwanag ko pa ako. Ang tabayanan niyo pa ipaliwanag ni Sister Helen. Kasi mahilig ako sa mga signs and wonders. And tayo po'y dumako sa ating pong sama-samang panalangin. Panalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Pagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos,
ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sagot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na sarot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamahdala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahama at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong matala. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilangin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantin palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. W, X, I, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. Ang Himpilan ng DWX ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras, 8 minuto makalipas ang 3 ng hapon. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, ang El Shaddai Gospel Music Meditation Psalms and Proverbs. Sila pong muli sa inyong lahat. Pakinggan natin ang unang awitin. In fields of white, beyond the gate of dreams, the Sharon's garden lay, bathed in sun and streams. And gently nestled there, a flower so full of grace,
cherries bloom so fair takes the breath away. The rose of Sharon, the rose of Sharon, the precious rose of Sharon, the rose of Sharon, the rose of Sharon, the precious rose of Sharon. It grew in spring until its beauty shone, until the winter winds blew cold. This lovely bloom, so sweet, was the precious rose of Sharon. Oh, it was near to was the heart near to God. It was near to the heart of God. It was near to it the heart, the very heart of God. It was near. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ang ganda ng awit, ano, Sister Ellen Bass. Ayan, bagay na bagay sa music ministry, no? Mm-hmm. Sharon. The Rose of Sharon. The Rose of Sharon. Yeah, tanong ko po, Sister Ellen, ano po yung meaning nung, yung rose, alam natin na bulaklak siya, no? Mm-hmm. Flower, ano? Yung Sharon ay take out. Hindi na. Ngayon kasi ginagamit yung word na Sharon as take out. Take pero hindi kasi ganun yun. Iba sabi mo, ni-research mo. Diba? Na-research ko po. Ang meaning ng Sharon ay parang patag na lupa. No? Patag na lupa. Mm-hmm. So, tama siguro ang ibig sabihin. Ano? Bulaklak. No? Dun sa, yung rose. Dun sa lupa. So, no? Basahin natin sa Song of Songs, chapter 2, verse 1. Yes. I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. No? So sa Tagalog naman po, awit ni Solomon. Sabi ko, ano ba yung Song of Songs? At pa, awit ni Solomon. No? Solomon. Kabanata 2, talata 1. No? Isa lamang akong rosas. Mm-mm. Na sa Sharon. Sa Tagalog po, Sharon. Eh, no po? Yan. Isa lamang akong rosas na sa Sharon ay naligaw. Mm-mm. Sa libis nitong bundok. Mm-mm. Isang ligaw na halaman. Ayan. So, yung rosas ay tulad ni sa ligaw na halaman. Tulad niya ay isang isa lamang na rosas. Mm-mm. Na nasa saro, no? Naligaw lang. Mm-mm. Parang hindi saan ba dapat nakatanim ang rosas, no? Parang naligaw yung rosas, hindi siya dapat nandun sa ano,
sa parang, libis ng bundok. Parang dinala lang yung buto nung ano. Parang wala namang dapat na rosas, no? Doon sa ganung lugar eh, pero siya, kaya tulad niya yung isang rosas na naligaw. May mga ganun eh, mga rosas na ligaw, 'di ba? Mm-hmm. May kahit nga sa hayop mayroon din, may mga tupang ligaw eh, no. Mm-hmm. So tama ano. Ang nakalagay kasi diyan sa parang sa kabundukan ano. Mm-hmm. Pero ang meaning nung parang sa Saron is yung patag na lupain, no? Yung basta lupa siya, no? So, hindi naman mabubuhay yung rose, no? Kung walang Saron. Kaya siguro pinagsama siya, no? Oo, Saron. Ano po? Rose of Saron. Iba dyan. Pag atin ng handaan, hindi mabubuhay pag walang Saron. Ano bang may maganda kasi dun sa lyrics na yun, Brother Hernan? Yes, ano po? Basahin natin, puntahan natin yung lyrics na sinend ko sa'yo. Nasaan na ba to, Hernan? Sabi po dun sa Rose of Saron, ano, the Rose of Saron is near, ano? It was near, so near, malapit, no? Mm-mm. It was near to the heart of God. Ano po, bagamat parang ligaw, ano? Mm-mm. Ito, pero ito'y malapit sa puso ng Diyos. Ano po, amen, parang, amen. Parang tupang ligaw din, di ba? Hinahanap ng Panginoon yung nawawala. Kahit nag-iisa lang yung nawawala, pero pagkakaabalahan niyang hanapin, ano, iiwan ng iiwan ng 99 para hanapin yung isa, no. Ito naman, bagamat si itong rosas na ito ay ligaw, ito ay malapit sa puso ng Diyos. At kahit pala ligaw siya, sabi doon sa awit, naglumalaki siya, nag-grow siya, mm-hmm. no, sa kapanahunan ng ano, springtime, mm-hmm. until its beauty shone, ano, shone. Oh, hanggang sa lumantad na yung kagandahan. Until the winter winds blow cold, no? Mm-hmm. So napaka ano eh, no, kahit pala ligaw siya ay umuusbong siya, nagiging maganda spring. Siya, no? Sa kapanahunan na kung saan yung panahon ay nababagay sa kanya, na Sister Ellen. Mm-hmm. Siyempre, kapag hindi na at lumipas na yung ganda nun, natutuyo na rin siya. Lalo na no? Ikaw, marunong kang magtanim. So, mm-hmm. alam mo rin yung mga halaman, ano? Mm-hmm. Ang ganda ng meaning ng awit talaga po, ano? Ito'y talagang dun sa patungkol dun sa Rose of Saron. This lovely bloom, so sweet, was taken in its prime, an act of sacrifice as its petal died. Oh. No, yun yung sinasabi ko kanina, no. Talagang siguro sinasamantala yung Sister Ellen yung kapanahon ng sumisibol siya at nagiging maganda, no. Mm-hmm. Doon siya nagiging ano daw ang tawag doon? Yumayabong, mm-hmm. no. Mm-hmm. Pero syempre, doon sa pagyabong niya, doon siya nakita, no, yung kanyang yung kagandahan, no. Kahit na siya ay isang ligaw, siguro mas umangat ang kanyang kagandahan sa paligid ng mga kasi nga, damo. Kung, no? Kung andun siya sa karamihan din ano, ng mga rosas, hindi siya naligaw. Andun siya, kasamahan niya rosas din. Ano? Hindi siya mapapansin. Hindi mapapansin. Diba? Kasi pare-pareho kayo dun eh. Pare-parehas. Oo. Kung umusbong man yung mga kasama niya, umusbong man siya, ganun din yung mga kasama niya. Oh. So, may magandang purpose yung pagiging mag-isa niya sa kabundukan na iyon. Ano? Yes. Mas nakita yung kanyang ganda, ano? Yun, ibig sabihin para tayo no na nung una ay wala namang buhay, hindi napapansin, pero nung binago ng Panginoon no, mm-hmm. sa gitna ng mga makasalanan yung ating buhay, umusbong yung ating buhay at naging pagpapala din tayo sa iba, nakita hindi yung kagandahan ng natin kundi yung kagandahan ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa. Minsan tayo no, kunyari isa may mga kasalanan, bago ka pa lang dumadalo ng gawain, bagong akay ka no, parang feeling mo out of place ka kasi ang inapuntahan mo lugar ng mga banal ano, mm-hmm. at ikaw lang doon yung alam mo sa sarili mo na bago lang ako sa gawain ito, galing pa ako sa mundo ganyan, mm-hmm. ano. Pero dahil babaguhin at may gagawin sa iyo ang Diyos, yung buhay mong iyon, ano, ay nako, ay magiging magandang patotoo doon sa karamihan ng mga Amen. Dumadalo. Ano po. Magamat, may mga magagandang patotoo din yung mga nandoon. Ano? Pero minsan ikaw ay magiging, hindi naman agaw atensyon, ano? hindi agaw atensyon, pero magiging kakaiba, ibang-iba ka sa iba. Of course, Sister Ellen, ano, kung ikaw ay alam nilang makasalanan, ano, nasa paligid mo, at wala pa yung pagbabago sa buhay mo. Eh, syempre, iba yung tingin sa iyo, no? Pero, nung
nakita na nagbago ka na, nagbago na tayo, nag-iba na tayo ng hilig, no? Mm-hmm. At napansin ka na na nag, 'di ba, sinasabi mm-hmm. sa iba na 'yan, no? Nag-iba na to, dati ganyan 'yun. Mm-hmm. Kung ang kasama mo doon sa lugar ay mga Kristiyano din, matutuwa 'yan, ano? Mm-hmm. Pero kung ay hindi rin mga, kasi hindi naman lahat doon nandoon ay binago ng Panginoon. Syempre, yung iba tutuyuin ka, no, bubuli tayo, nagbago na kung ano-ano sasabihin sa atin. Mm-hmm. Pero yung mga nandoon na alam nating umakay sa atin at mga binago rin ng Panginoon ang kanilang natutuwa. Buhay, natutuwa, ano, at nagiging patutuo tayo, ano. So, yung mga natitira pa doon na hindi pa binabago ng Panginoon, kung nakita, may inspire ka. Inspired din. So, mas magandang maging hindi naman doon lang sa karamihan na hindi rose yung kasama mo, ano. Oo. Hindi naman, kundi doon sa karamihan na kung saan pwede kang kahit na rose pa yung kasama mo, mamumukadkad pa rin sa kagandahan. Iba pa rin yung ano, you know, mm-hmm. yung ganda mo kasi wala namang pare-parehas, no? kung sunflower, isa may unique. Oo, kung sunflower 'yon, kung ikaw sampagita, siyempre yung mga nakakita at mahilig sa sampagita at lagi nagsisimba, no? Kahit na sampagita, oh, mahihilig naman. Parang tawag ko ng mga ano, banal na bulaklak. No? Kasi amoy pa lang eh. Parang banal-banal. Banal. No, sampagita, lagi pa sinasabit kay Mama Mary. Ganon din eh. No? Kapag, yung sampagita kasi parang ano eh, no? Kapag naamoy mo, iba siya, no? Kaysa mm-hmm. iba. Kasi, yung halimuyak ng rose iba din eh, no, may ano yun, may damdamin na ito ay pangregalo sa mga no, sa mga mahal. Pero kapag ano, pero pag subukan mo yung nililigawan mo, bigyan mo ng sampagit. ano kasi Mama Mary. Ano ko santo. Pero ano, maganda rin naman yun. Kasi iba talaga yon. Kapag naamoy mo sampagita, alam mong sampagita. Mm. So, bawat bulaklak, may kanya-kanyang taglay na kagandahan. Ano? At may kanya-kanya silang bango, no? Mm-hmm. Bawat isa ay may mga tamang pinaggagamitan din, may mga purpose din. Ano po? Ayan, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At so, dako tayo? Oo. Dako tayo sa pangalawang awitin, Sister Nelly. The Lord reigns, let the earth rejoice, let the people be glad, that our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice. The presence of the Lord and the presence.
Praise the Lord. Glory to God. Ayan. Yan ang pangalawang R. Ano yun? Ayan. Pangalawang R ay rain. Rain. Ano? Yung rain na to, yung R-E-I-G-N. No? Hindi po rain. Yung rain na ulan. Hindi na po yung ulan. Kailangan po natin ngayong panahon ng tag-init. Siyempre, kailangan talaga. Kailangan din. Oh. Pero siyempre, ito yung rain, no? Maghari ang ating Panginoon. The no? Lord reigns by Bob Pizza, yes, no? Okay. Sabi po sa Revelations, Revelation chapter 22 verse 5, there will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun. Mm-hmm. For the Lord God will give them light and they will reign forever and ever. Maganda ayun. Siguro sa Tagalog, Sister Ellen. Opo, ano? No? Pero sa English pa lang, maganda lang ha. Mm-hmm. Eh, lalo na sa Tagalog. Mm-hmm. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mga ngailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. Ano? Yun naman pala eh. Oo, wala nang bayarin ng kuryente niya. Oo, no, at wala nang gabi, so puro liwanag na. Ang batian dito, puro good morning, no? Walang good evening, kundi puro good morning. Ano, ano kaya yung mga mata na, wala na rin po yat, ano? Ito yung ano, walang tulugan. Walang tulugan. Kasi wala nang gabi. Wala nang gabi. Wala nang gabi, hindi na mga kailangan pa ng ilawan. Kasi nga, ang ating Diyos ay maningning. Maningning. Opo, no? Sa kanyang, nagniningning ang kanyang kaluwalhatian, ano? Na parang, kahit yung mga lingkod ng Diyos ng unang panahon na umakyat sa bundok, eh, di ba? Pagbaba nila, parang pati sila kumikinang, yes. Eh, di ba? No? Makita nila ang ating Diyos doon na nagniningning, no? Tayo rin po, ganun, ano, mabahaginan tayo ng kaningningan ng Panginoon. Malawak po yung ibig sabihin, ano? Kasi yung kaningningan, ibig sabihin talagang nandun ka sa liwanag, wala na yung kasalanan, wala na yung pagdurusa. Naniningning na nangingintab, no? Wala na yung awa, yung lungkot, no? Kasi nagsisimbolo ang liwanag na talagang liwanag. Pero yun kasi, kaya sinasabi ng ganun. Kasi yung kabaligtaran nun, yung dilim, no? Mm-hmm. Ibig sabihin ng dilim ay kapahamakan, kasamaan, no? Kaya nga sabi nga eh, doon sa Bible, ano, maging ilaw ka at asin, ano? Mm-hmm. Maging liwanag ka sa kadiliman, no? Kasi sabi, kapag nasa dilim ka, nababalot ka ng kasalanan. Nababalot tayo ng demonyo, no, ng kasamaan sa ating buhay. So, sabi, wala nang dilim, ibig sabihin talagang nandun na yung paraiso, no, Sister Ellen? Paraiso na kung saan, sabi doon sa awit, eh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan, ang Panginoon, di ba? Ay makikita natin ang mukhaan. Isip ko, ito ba yung nakakapaso kaya, no? Kasi sobrang kintab, no? Yung ilaw niya parang mainit kaya, no? Kasi doon sa kanta, the hills melt like wax at the presence of the Lord, no? Yes. So kahit yung mga bundok matutunaw na parang parang isang wax, tulad ng isang wax, ano? So ganun ang hatid ng presensya ng Diyos, ano? Bukod sa siya ay maningning, baka mainit. Hindi ka na maglalakad, no? Magaganyan ka na lang. Eh usually ano ba talaga? Ano ba ang bigay ng liwanag? Minsan ano yan eh, init, 'di ba? Kunyari yung araw, 'di ba? Mainit, no? So kaya siguro ganun yung kahit yung hills, mga burol, mga bundok ay kayang matunaw. Na tulad ng isang wax, ano. Oo. So makikita mo ron puro puti, puro liwanag, ano. Puro itong balat na ito, hindi ito yun. Hindi pa. Siyempre, ano, mag-iisip ka, wow, ano.
Kaya lang, siyempre, tayo naman, isip to 50-50. Hindi naman natin mararanasan nyo kung ang ginagawa natin ay kasalanan. Ano. Pero lang kung magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay at mithiin natin na makapasok sa presensya. Sabi pa nga dun, Sister Ellen, doon sa awit, ano, ang lalakaran mo ay ano, puro ginto, ano? Mm-mm. Ginto, ano? Pati pala yung ginto ay puting-puti na, hindi na gold. Hindi na gold. Baka diamond. So, ibig sabihin, yung kaningningan ng Diyos, yung paghahari ng Diyos, no? Kahit naman dito sa lupa tayo, Sister Ellen, kapag naranasan natin yung paghahari ng Diyos, yung kanyang liwanag yung ating mararanasan at hindi na tayo, yung dilim na kung saan ay kabaliktaran ng liwanag ay ayaw na nating pasukin, no, Sister Ellen, yung kasalanan ayaw na nating gawin, no? Kasi ang Diyos na ang hinayaan nating maghari sa ating mga buhay. Amen, no? So yun ang ikalawang R dun sa word na prayer, no? Syempre pag ikaw ay laging nananalangin, babad ka sa panalangin, ang kaningningan ng Diyos ay makikita rin po sa atin. Amen. Amen. Glory praise to God. God. Ano po? Ayan ah. Dako na ba tayo sa pangatlo, Brother Herman? Ayan, kanina may naputol akong ano eh, sharing na nito pa si Brother Edgar. Sige, tuloy mo muna ngayon. Pagkamat walang kinalaman doon, kasi ipinag-uusapan namin kanina ito yung sa ating pong gospel na Luke 18, ano? Mm-hmm. 1 to 8, yung pangungulit ng isang ng babaeng balo. Oo, na sabi niya na bigyan niyo, ipaghiganti niyo po ako doon sa isang hukom. Sabi niya, pagbibigyan ko na nga kahit siya ay walang kinatatakutan, hindi siya takot sa Diyos, you know? Pakikinggan niya yung hinihiling ng babaeng ito, dahil no? Dahil naabala din siya, no? Pag di ko pa to binigay, ako rin ang ako yung ano yun. Sabi ng hukom, ako rin ang ako yung maaabala. Parang, pagbigyan na natin, no? Parang alam ng hukom na hindi talaga titigil yung babaeng. Hindi talaga titigil, lagi eh, di ba? No. So may resulta yung pangungulit, no? So sabi ko kay Brother Edgar, no, na minsan ganun tayo, no, hindi natin bibitawan yung meron tayong prayer request, no, kahit nagtatagal na hindi natin binibitawan. Yes. At minsan sa sobrang tagal na hindi tayo na-answered prayer, hindi natin binibitawan, pero nagkakaroon na rin tayo ng tanong sa sarili natin, ito ba'y kalooban pa ba ng Diyos? Tama bang ipagpatuloy ko pa tong panalangin ito? Eh, tagal-tagal na. Baka mamaya ipinipilit ko na lang sarili ko sa panalangin ito eh. Baka hindi naman to kalooban ng Diyos, yung mga ganon. Ano? Kaya sabi ko, minsan may managtatanong sa akin ganon, eh ako kasi, based on my experience, humihingi kasi ako ng signs kay Lord, no? Ayun na sabi ko kay Kuya Edgar kanina, na may mga mahilig akong humingi ng signs aking prayer. Tulad noon, mamaya i-announce kung aakit ng ating pong kapatid Brother Noel, ano, mag-a-announce yan tungkol sa audition. So, naalala ko lang nung panahong ako'y nag-trainee, no, Brother Hernan, na tumagal ako ng 6 years. Ano? 6 years. At no, sa pag tumagal ako ng 6 years, parang parang sa sarili ko, parang ang tagal na nito, parang hindi naman ganito ang dapat na trainee, no? Parang umabot lang dapat ng isang taon, dalawa, yung pagtitrain, ano? Pero umabot ako ng 6 na taon dahil sa amin Brother Jojo. 6 na, kaya ako tumagal, no? Kasi nag-audition ako, ano eh, audition kasi ng lalaki yon, eh siningit ko yung sarili ko, babae. So parang hindi pa panahon ng audition ng babae, lalaki pa lang ang hinahanap. Mm-hmm. Pero dahil nandun na ako, sige, in-audition, pumasa naman ako. Pero sabi ni Brother Jojo ay, hindi ka muna matatanggap hanggang, kasi walang pagpipilian eh. Kailangan meron pang ibang mag-audition na babae para may pagpilian eh. Alam nga namang yakit ipasok niya kagad ako, di ba? Eh kung meron pang mas karapat-dapat, no, sa boses, kung sa boses yung pag-uusapan. So hanggang tumagal ako ng 6 na taon, na ako'y nagtatanong na rin, Lord, kalooban mo ba, no? Kasi karamihan narinig ko sinasabi, no, last chapter na pinanggalingan ko, hindi ka para doon. Dito ka kailangan sa chapter natin. Marami ng choir doon eh. Dito mas magagamit ka sa chapter natin. Kulang tayo ng choir dito. Pupunta ka pa sa gospel choir, no, sa Amor Solo. Eh, marami na sila doon. Kumbaga, hindi naman ako kawalan kung hindi na ako magti-training, di ba? Pero sa chapter, talagang kailangan, ano? Kaya nag-pray ako noon na, Lord, sige po, once and for all, magaling mo na ganda ng Panginoon. You know? Gusto ko lang ng malinaw, hindi po ako masasaktan kung hindi po ako para sa gospel choir. Ano? Hindi naman po ako masasaktan. At least alam ko para hindi na po ako umasa. Ano po? At noong time na yung pinahinto kami ni Brother Jojo, no?
sabi niya, magpahinga muna kayo noong time na 'yon, ano. Noong time na 'yon, iniisip ko kung para pa rin ako dito sa gospel choir or hindi. Gusto ko ng sign, no? Dahil pinahinto tayo kami noon. Sabi ko, pagka ako hinanap, pag ako'y tinawagan, ako'y hinanap, yun ang sign na di para ako dito, no? At kinontak sa aking pong pamamahinga, ay kinontak ako ni Brother Nelson, kinontak din ako ni Brother Edgar, no? As I sabing, Sister Ellen, hinahanap ka, no? Bumalik ka na sa pagtitraining, ayan. kaya sabi ko, Lord, kalooban mo nga po, no? Kasi kung hindi, tanggap ko naman at doon ako magpapatuloy ng paglilingkod sa chapter, di ba? Pero, yan, salamat sa Diyos, no? Andito na po ako. Ito po ang kalooban ng Panginoon. Praise Amen. God. At ito po yung sinasabi natin kanina, Sister Ellen. Dito kung, natin siya. Oo. Kung magbibigay ang Panginoon ng sign para po kayo ay sumagot sa panawagan ng ating minamahal na music director. Ayan, nandito po ang ating kapatid. Magpapakilala po muna siya sa inyong lahat. Ayan. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Hello po. Happy Easter sa inyong lahat. Masaya at magandang hapon. Amen. Magandang Inhale hapon, ako. Brother Noel. Inhale. Binilangan. 65 agad din. Opo, kayo po ba ay merong i-announce? Ano po? Ah, ngayon na po ba? Ano, nagpakilala na, naipakilala na po eh, no? Ay, tama ba? Naipakilala hindi na. Hindi pa po siya. Hindi pa. Kilala na naman siya. Mm-hmm. No? Kaya lang. Siyempre, kapag tayo po ay umupo dito sa ating booth, ayan, kailangan pakilala po tayo. Sige. Pakilala po tayo. So, ako po si Noel Recinto, Brother Noel Recinto Villanueva mula sa bayan ng Oradi, Bataan, Philippines. May father side and may mother side mula sa mataas na Kahoy, Batangas City. Ala eh! Kababayan kami. Katabi ng San Fernando Air Base yan. So, ako ay kasalukuyang graduating student sa University of the Philippines, Diliman College of Music para sa Bachelor of Music Piano Performance Major. Para sa aking pangatlong degree. Oh, yan. At malapit na po yun, ano? At malapit na. 2 months na lang, actually, tapos na ang pag-aaral ko sa UP para sa pangatlong degree. Congratulations! At syempre, after noon, plano ko pa rin magpakadalubhasa para mas marami kong maibahaging talento sa ating kapwa Pilipino. Yeah. Syempre, para patuloy ng master's and doctorate sa abroad. Ayan, nagpapakadalubhasa tulad ng isang doktor, no? Dahil gagamutin niya yung ating pong mga tinig, ano po, no? Tama po yun, eh, di ba? Mga vocal muscles. Yes po, no? Ginagamot po niya. Ngayon po, ang dami niya pong ginagamot. Oo, ako nga magpapagamot din. Wala akong dalang estetos. Okay, so, yan po, Brother Noel, ayan, salamat po. At ngayon na po ba kayo ulit mag-a-announce or mamaya na? Pwede na po siguro ngayon. Yes, opo, opo. Yes po, patuloy po tayong nagpapa-audition tuwing Lunes, Mondays and Fridays from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. Yes. Para po sa sopranos, altos, tenors, and bass. Ganon din po sa orchestra para sa 5 instrumentalist na kailangan. Ito ay ang flute, clarinet, trumpet, bass guitar, and pianist or at least a piano major or equivalent. Na may ages from 16 years old to 35 years old with good attitude. Yes, yeah. Check. At may pagmamahal at paglilingkod sa Lord. Amen. Sa ating Panginoon. Yeah. Amen. So, yung narinig niyo po, no, yung mga binanggit ni Brother Noel, kasi may mga nagtatanong, kunyari, gusto nila, pero maganda naman ang boses, no? Pero hindi sila marunong bumasa, no, Brother Noel? At takot sila mag, sa ano yung mga solfeggio. Yes, huwag po tayong matakot na sumali at mag-audition. Mm-hmm. Kasi lahat naman po ng bagay o lahat ng tao ay nagsimula sa wala. Yes. So lahat tayo nagsimula sa walang alam. Yes, so huwag tayong matakot kasi dun papasok yung ang training ko. Actually, siguro after this coming week,
weeks, magkakaroon na ng music theory. Yan. Kumbaga, para kayo naka-enroll sa isang College of Music. So, yung training itself, medyo talagang dibdibdiban or very rigid yung training ng singers. Hindi lang po sa pagkanta, kundi po sa music theory, solfege, ear training, mm-hmm. And solfeggio. So, parang nag-enroll kasi isang College of Music. So, nang free. Nang free. So, grab the opportunity now. Yes po. No, so, yun. Huwag pumatakot. Ano po? Yan. Yes. Punta po kayo. Kasi nga, dito po patuloy tayong matututo, no? Amen. Sa patuloy na pagtuturo ng ating pong kapatid na choir master, Brother Noel. Yes. Para po tayo maging kapaki-pakinabang na lingkod ng Panginoon, syempre. Naglilingkod ka na sa Panginoon, natututo ka pang umawit ng tama para sa Kanya. Yes, amen. Correct. Tapos, sinatutunan natin, may i-share din naman po natin sa mga kasamahan po natin sa chapters. Yes, sa ating tama, exactly. Sa mga anak natin, sa mga kapitbahay, at syempre, sa mga gustong maglingkod sa Panginoon dito sa Ubasan. Amen, amen. Glory to God. So, ano pa ang ating hinihintay? Ayan, every Monday, 8 a.m. to 5 p.m. Every Monday at Fridays. Kung kayo mag-alala, panoorin lang naman po namin kayo. Kasama po yun, no? Kasi minsan na malakas loob natin pag walang nanonood. Pero minsan pagka maraming nakabantay, parang dinadaga po tayo. Eh, no? it's normal naman. Normal yun. Opo, tapos yung audition po na to ay hindi lang po dito sa NCR. It's from Luzon, yes. Mm-hmm. Visayas, Mindanao, nationwide, even international. Actually, mm-hmm. may dumating nga from Singapore ng last week and from Hong Kong. Para mag-audition. Bili na po so, kayo ng ticket. Yeah, worldwide po to. So, grab the opportunity. Napaka-swerte po natin na meron po tayong ganitong free course. Parang naka-enroll sa isang College of Music. Amen. At napaka-swerte dahil napaka-tiyaga ng inyong nagtuturo. Opo, sobra. Ano po? Sobrang tiyaga. Sobrang tiyaga. Kailangan din. Buhay bibigay para lang humusay. Opo. Yan, salamat sa God. Diyos. Salamat po sa ating mahal kapatid. Mahal po mag-enroll ng music. No, yes po, mahal po actually. Diba? Naka-experience ako, 1 week lang, mahal. Actually, per hour po talaga ang session. Opo. Yeah, per hour. Actually, baka magulat pag binagit ko yung per hour. Gusto ko masabihin? Ito po yung kay Brother Noel nung hindi pa siya po dito, di ba? Sa labas po. So, opo, para yung may idea po, mm-hmm. no? Sa labas po, 5,000 per hour po ako, mm-hmm. per student. Mm-hmm. 5,000 per hour per student. Yan. Kaya dito, libre yan. Libre po tayong matuturuan ni Brother. Kapag, ano naman, may discount po, senior citizen, PWD, or student price, 50% or not 50, parang 3,000 per hour. May tinuruan na po ba kayong senior citizen? Yes, ang pinaka-old ko is 86 years old. Wow. Yeah, ang pinaka-younger, youngest is 4 years old. Pero maayos pa po yun yung sa senior citizen. Yes po. Grabe. Yung iba naman, sa piano, sa singing, sa voice. Mag-audition nga daw pag Monday, yung 86 years old. Teka lang, baka may sumugo dito. pero sa atin, meron po tayong requirements. 16 to 35. 16 to 35 po, syempre. Karina, may nakita na ako sa baba kanina. Alam ko po yan, kasi nag-enroll po ako sa dito lang sa Yamaha High School of Music. No, pero may presyo po talaga per hour. Actually, so, mura lang sa mga ganyan. Actually, mahal na yun, pero mura pa rin yun. Kasi iba kapag mga professional professors, which is from the College of Music. Kasi pag sa mga studio, syempre, mga experience, pero iba yung pinag-aralan kasi. So, ayun yung mahalaga eh. Actually, ayun yung price ko. Pero yung sa professor ko, magulit ko, 7,500 to 10,000 per hour. Grabe. Yeah, kasi nag-aral, nagpakadulubasa sa Manhattan, New York University, sa Amerika at sa US, Europe. Kaya ganong napaka-ginto ng presyo. Kaya dito po, libre lang. Libre. So grab the opportunity. Amen. Glory to God. Yeah, salamat sa Diyos, no? Matitrain yung ating pong boses at matututo pa tayong magbasa ng nota. Ayan. Salamat po, Brother Noel, ang ating music director at choir master, no? Yes, wala nga naman po. Yan. At tayo naman po ay pagpapatuloy natin ang ating number 3 na healing song, password, healing password, no? Glory to God, glory to Christ Jesus, Sister Neri. When I cannot be
fears on my chest, the weight of the world on me. Everything is crashing down, everything I have known. When I wonder if I'm not alone, I remember. Even in the pain, out of all the lies, I know you came my way. I have seen giants fall, I have seen mountains move, I have seen waters part because of you. Thinking about it, I can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. Goodness, your goodness. I can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. Goodness, your goodness. I can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. There's goodness. Can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. Goodness. I remember. You have always been faithful to me. I remember. Even when my own eyes don't see, you were there, always there with me. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayan. Remember by Lauren Daigle. Ayan. So, ayan po. Ang third R, I remember. So, from 2 Timothy chapter 2, verse 8. Remember, Jesus Christ raised from the dead, descended from David. This is my gospel, no? Sa Tagalog, Sister Ellen. Amen. No? Sa wikang Tagalog naman po mula po sa 2 Timoteo, Kabanata 2, Talata 8, alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balitang ipinapangaral ko. Ano po? So, alalahanin natin si Jesucristo. No? Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, kailangan na ini-involve natin si Jesus. No? Para tayo ay makagawa ng mabuti at maisip natin sa bawat gagawin natin, ito ba'y magbibigay parangal sa atin pong Panginoon. Christ-centered. Yes po. Mm-hmm. Yes. Yes. Amen, amen. No? Ayan. Kasi ang ginawa naman po ng Panginoon para sa ating lahat, no? Yung kanyang pag-aalay ng buhay, napakahalaga sa atin nun. So, nasa season po tayo ng Easter ngayon at inaalala yung ginawa ng Panginoon. Remember. Minsan kasi, Brother Noel, no, nakakalimutan natin yung ginawa ng Panginoon sa dami ng ating pinagkakaabalaan sa buhay. Ang naalala natin yung ginagawa natin. Yung ginagawa natin sa araw-araw.
Pero yung ginawa ng Diyos, minsan maiisip na lang natin kapag nandun na tayo sa stage na parang ang dami ko ng problema, parang ang dami ko ng alalahanin sa buhay. Maalala natin yung Panginoon. Ah, may Diyos pala. May Diyos pala. Nandito pala yung Panginoon. Pero pag wala, parang okay lang. Malakas naman ako eh. Kaya ko naman yung sarili ko. So, laging alalahanin yung ginawa ng Panginoon na kabutihan sa ating buhay. Even si Yahweh, ano, yung pag-alay ng kanyang anak, hindi naman ganun kadali. Ano? Mm-hmm. Pero ginawa niya yun para sa ating lahat, sa pagmamahal sa atin. Amen. No? So, sabi ni Brother Noel, Christ-centered. No? Yes. Si Kristo, no, it's all about Jesus. No? Si Kristo, si Jesus ang lahat sa buhay. No? Siya, no, involved natin si Lord, no, kung ano man yung gagawin natin. No? Meron akong video na panood no, na merong nanganganak, nandun si parang kasama siya eksena si Jesus, no? Kasama siya dun sa humahawak sa kamay ng pasyente para magkaroon ng lakas ng loob, no? Tapos merong nagluluto, nandun si Jesus, no? Siya yung nakatingin dun sa niluluto ng isang nanay, ano po, no? Parang sa lahat ng sitwasyon sa buhay, isipin talaga natin, andyan siya, katabi natin, ano? At kasama natin na parang ito, parang tayo, magkakamingle tayo, gano'n, no? Kasama natin si Jesus, no? Andito po siya, no? Andito po siya, opo. hindi lahat ng, hindi niyo po nakikita, pero andito po siya. Andyan din po siya, no? Kasama niyo rin po, no? Kayo pong mga nanonood sa YouTube, no? Kasama niyo rin po ang Panginoon. Yes. Dahil nasa lahat ng dako ang atin pong Panginoon. Sa lahat Panginoon. Na kanyang ginawa. Yes po. Yes. Praise God. Praise God. At doon tayo sa pang-apat na. Yan. Na song. Hallelujah. Glory to God. There is a Redeemer, Jesus God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. And leaving your Spirit till the work on earth is done. When I stand in glory, I will see His face, and there I serve my King forever in that holy place. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth. Praise the Lord. Ayan. There is a Redeemer by Kate Green, no? Redeemer, yun po yung pang-apat nating tawag dyan, Strelen, password. Password, no? Redeemer, manunubos. Ano po, yan. Ang Diyos, no? Ito po yung nasa Isaiah 47:4. Oo. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin, siya ang banal na Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh, mm-hmm. ang makapangyarihan sa lahat, no. Siya ang ating pundakilang manunubos, ano po. Hindi naman may itatanggi, ano. Mm-hmm. Tinubos tayo. Ikaw ay tinubos, ako ay tinubos, tayong lahat ay tinubos, no. Mm-hmm. Salamat sa ating Panginoon, no, dahil siya ay nag-alay talaga ng kanyang buhay na mahalagang buhay, ano. Hindi naman ganun kadali, ano, pag-aalay, pero
hindi yun naging hadlang sa kanya. Bakit? Mahal niya tayo eh. No? Amen. Yung lagi iniisip natin, mahal tayo ng ating Panginoon. Kahit na minsan tayo ay may mga pagkakataong, wow, nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Glory to God. Mahal tayo ng Diyos. Ano po? Kaya suklian po natin yung pagmamahal na binigay po sa atin ng Panginoon sa para ang kaya natin, no, alam natin, kagaya ng paglilingkod, no, pag-aalay ng mga talento natin. Sabi ni Brother na hindi naman talaga madaling mag-aalay ng buhay. Ito, no, panahon nga lang o oras, eh, no, hirap na hirap pa i-offer, eh, no, buhay pa kaya, di ba? Pero ang Diyos naman ay nauunawaan tayo sa lahat ng sitwasyon. Hindi niya hinihingi ang 24 hours sa atin. Ano po? Actually, sa loob lang ng isang linggo, ang hinihingi niya isang araw lang, no, na magpahinga po tayo at ilaan po natin yung oras na iyon para sa kanya. At sa loob po ng 24 hours, no, hindi rin naman kailangan 24 hours tayong yun, alam ng Diyos kasi na may oras din tayo sa pamilya, no. Basta we see to it na hindi tayo mawawalan ng panahon sa Panginoon. Yes. Napakahalaga po niyan. Dahil po, pag kinalimutan natin ng Diyos, no, kung ano man yung bagay na pinagkakaabalahan natin, ako, mawawala po yan sa atin. Ano po? Parang nasabi ni Brother Nabel sa atin palagi, no? May tenga kayo, gamitin niyo yan. Pag hindi, mamaya may wala na yan. Kukunin ni Lord. Kukunin na yan ni Lord. Bibigay sa iba. Sabi ko, buti na lang, di kagad siya nagitilang anghel, no? Kung hindi, baka may lahat tayo, tip-top yes na yung mga tenga. Actually, pag sinabi ko, nagaganap po eh. No, maaring hindi literal na mawala yung tenga, pero yung pandinig, di ba po, no? Kaya po, gamitin po natin lahat ng meron na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin po natin yan para sa Kanya. Ano po? Yes. Glory to God. Brother Hernan, yun yung apat na letter P. Letter R pala, no? Letter R. Saan ang galing yung P? P kasi prayer, eh, no? Yung pala, dulong letra na tayo, letter R. No? Number one is Rose of Sharon. Number two is rain. Number three is remember. Number four, redeemer. Ano po? Ayan. Salamat Lord sa Diyos. God. Salamat sa Panginoon. At isama po natin sa panalangin ng ating mga kapatid na nakasubaybay sa ating YouTube channel, sa DWXI. Na maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig sa ating minamahal na punong lingkod. Isama rin po natin sa panalangin. At yung mga humihingi ng panalangin, ano, Brother Noel, na sila ay pagalingin na sa kanilang mga karamdaman ng ating Panginoon. At syempre, may mga birthday. No? Happy wedding birthday. Anniversary, wedding, no? Anniversary, Sister Whirlene. And happy birthday, happy anniversary, Sister Whirlene. Enjoy. Enjoy. At kayo po, Brother Noel, may gusto po kayong isama po sa prayer. Prayer. Sa family po. Ayan. Sa family. Yung kalusugan ng aking ama na patuloy na palakasin. Yan. At syempre, makumpleto na ang ating munting El Shaddai Gospel Music Ministry Top 40 Singers and Top 21 Amen. Instrumentalists. Amen. Na mahuhusay at may kababaang loob at kabutihan, mabuting kalooban. Amen. Sama rin po natin sa panalangin si Sister Michelle, si Brother John Diera, si Brother Jess, and si Sister Lani. Siyempre ang pamilya po ni Sister Ellen Base, pamilya ni Brother Noel Villanueva, at aking pamilya, at ang pamilya ng ating minamahal na punong lingkod, at ang pamilya ni Yahweh El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong pagsama at patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isang nakinig, Panginoon. Maging pagpapala po kami ang inyong mga salita, ang inyong mga awitin, Panginoon. Sinasama po namin sa panalangin lagi ang aming minamahal na punong lingkod sa araw-araw ng kanyang buhay, pagpalain, siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat po, O Diyos, sa hapong ito, kasama ng pananalangin ng aming Birhing Maria. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ito pong mga nakasama. Ito po yung kapatid, pansamantalang nagpapaalam. Pero bago yan, tandaan po natin, no, prayer kasi ating pinag-usapan. 7 days without prayer makes 1 week. Yan po. Ito po yung kapatid, Sir Maria Ellen Lavillas Base. Ako naman po si Brother Noel Recinto Villanueva. Huwag na po kayo magpapatumpik-tumpik pa. Halina. Halina po. Come on, guys. See you. Glory to God. Brother Hernan Glindo po, nagpapaalam. At syempre po,
Mamaya po may gawain dito, ano, alas 6 hanggang alas 9 ng hapon. Muli po, maraming salamat, Brother Hernan Guindo po. God bless po sa inyo. God bless. See you soon.